It's me, Kim, your traveling girl and ka fashionista girl. And yes, thank you po pala sa aking mga new subscribers. Grabe, 13k subscribers na po tayo ngayon. And thank you sa lahat ng mga nanonood ng aking DIY tutorials. So for today's video, wag nang magpatumpik-tumpik pa, karakaraka na, guys. So, ang gagawin natin today is ita-transform natin yung ating sweatshirt. Basta yung ating long sleeve, ewan kung anong tawag yan. And gagawa tayo ng crop jacket, something ganun. Tapos with an matching of inner na bongga kaayo, dye. So, bonggang inner yung gagawin natin. So, ano pa ba? Parang wala na eh. So, ayun na! So, without further ado, let's get started. Wow! So, welcome back mga Marites. Ito yung itatransform natin na sweatshirt ngayon. So, ito nga, magdodraw tayo dito ng curb line. And next is, imamark lang natin siya, ganun. So, gagamit tayo ng tailoring pencil. So, I use French curve ruler para maging pantay yung pagka-curve line niya. Pero, kahit anong gawin ko, bakit parang hindi pa rin pantay. Pero, ayan na. So, sa back naman, i-flip natin siya for the back side. So, ayan na nga, magdodraw ulit tayo dito ng pa-curve line. So, parang fayu yung style niya. You and me, char. So, ayan, it's up to you kung gaano kahaba yung length mo para sa yung crop jacket, diba? So, tansya-tansya lang. So, you're old enough naman para mag-decision para sa sarili mo, diba? So, bahala ka na dyan. So, ikaw na bahala kung gaano kataas or ano yung nais na length mo for that. So, ngayon, ikakat ko na to from the front and back. So, dapat talagang makat mo siya properly na hindi masasali yung sa back. So, I've decided na maglalagay ako ng seam allowance kasi I feel like parang napaka-iksi lang niya. So, yung seam allowance ko for that is 1 inch. So, ayan, nag-cut lang ako sa part na to. So, parang kinatin ko lang ng konti yung front niya para hindi masali natin yung sa back. And, ayan na nga, pinaikot lang. Parang pagpapaikot din ng jowa mo sa'yo, diba? So, pag gagawa ka ng crop top na jacket, so, dapat sure ka na sa buhay mo. Baka kasi magsisi ka sa huli. So, hindi lahat ng desisyon, nasa una yung pagsisisi. And, ayan na nga mga Marites, no? Ang dami ko pang sinasabi sa buhay ko. So, ngayon, ipofold ko tong raw edges na to na 2 cm. So, dumaan yung pusa ko, maswerte daw yung pusang puti. So, nag-alaga ako ng pusang puti. So, balik tayo dito, ipofold ko lang siya. Pagkatapos kong i-fold ito, tatahian ko na. So, ang bilis ko magsalita, diba? And ayan nga, to make sure na 2 cm talaga yung finold ko. So, pinin ko na lang yung bawat edge nito. So, ayan, pin lang ng pin hanggang sa matapos na tayo. Then, ang tagal naman na matapos ng video na to. Ang bilis ko pa naman magsalita. Then, ang bilis na ng video na to. So, hantayan na lang natin. And finally, tatahian na natin to. Ayan, so. So, ayan mga Marites, na nakakaloka pala gumawa ng content na to kasi minsan nabobored daw sila sa video ko kasi ewan ko, di pa ako boring daw, ganun. So, ayan. Syempre, next nito is yung pinagputulan natin. So, gagawa tayo nito ng pinakabonggang bustier wrap around crop top, ganun. So, ayan na. Chine-check ko lang pala kung okay ba yung tela na to. So, ayun, sisimulan na natin. So, yung width nito is 16 inches. So, measure mo lang, Marites. Gumamit ka ng tape measure para sigurado talaga. And I would like to tell you na naka-fold na to. So, double na siya. So, yung magiging length naman nito is 11.5 inches. So, yan lang. Imamark lang natin yung true measurement niya. True? Grabe naman. So, ayan, guhit lang ng guhit. Tansya-tansya lang. Para siyang pina-square. Square root? Charot. So, bahala ni si Batman kung anong mangyari nito. Basta, ginawa ko na lang yung pattern niya dito. So, syempre, simply lang yung pattern niya, di ba? Kasi wrap around crop top. Basta yun, basta your top. Basta yun, nakakalito. So, ginupit-gupit ko na lang siya. Ayan, di ba? Kita nyo, paikot. Ay, pa-L pala, sorry. And yan, ihem ko tong raw edge nito ng 2 cm. So, make sure lang talaga na ipopold mo ulit siya ng 2 cm. And ayan nga mga Marites, no, habang tinatahi ko siya, napaisip tuloy ako bakit ngayon pa ako naging madaldal. Oh my gosh, dinig niyo yon. So pumutok yung transformer doon sa may poste namin. So nawalan kami ng kuryente, my gosh. Pero magpapatuloy pa rin tayo. Syempre, magiging madaldal pa rin ako. May battery pa yung phone ko. So ayan, no, yung bawat side nito is ipopold ko ng 2 cm kasi maglalagay tayo ng tie mamaya. So make sure lang talaga na magkakasya yung tie mo dito, girl. So ayan, magpapatuloy pa rin yung buhay natin kahit wala kaming ilaw. My gosh. Sana naman sa content na to, hindi na kayo maboboard, no? Kasi ang daldal ko na, ang dami ko nang sinasabi sa inyo. Share ko lang, yun lang.
So ayun nga, pinapas-forward ko na tong tutorial na to para madali tayong matapos, girl. So ano pa bang hihintayin natin? Yung pumuti yung uwak. So ayun nga, papatuloy lang natin. Ipupull din natin yung sa kabilang side. So 2 cm ha. Make sure talaga na may insert mo yung tie mo. Huwag mong kakalimutan. And after that, meron pa tayong natirang tela. So nagupit na lang ako dito ng tag 1 inches yung lapad niya para makagawa tayo ng tie, girls. So it's up to you kung gaano kahaba yung magiging tie mo. Pero make sure talaga na mas mahaba talaga siya kasi wrap around yung gagawin natin. So bawal yung short yung tie. As in, napakahaba talaga. So bahala ka na. Kaya mo na yan. Matanda ka na. So ikaw na bahala mag-desisyon sa buhay mo. So ayan no, nagawa ko na yung mga piraso ng tie na to. So ipagdudugtong-dugtong ko na lang siya. And after that, syempre, tatayin ko na siya kasi ipupold ko siya into 1 cm. So, ganun lang kalapad yung tie na nais ko for that. And, I'm sure naman na magkakasya to doon, girl. So, tansya-tansya lang talaga. Tansya-tansya is the key. Pangit ko palang tumawa, girl. My gosh. And syempre, dahil masipag tong marites na to, so, i-insert ko na yung tie dito sa ating mahiwagang top. So, ayan no, yung ginawa natin kanina, yung pinold natin, ilalagay na natin yung ating mahiwagang tie dito. So, insert-insert lang hanggang sa matapos na. Konting-konti na lang malapit na matapos yung aling marites nyo. So, pass forward is the key. So, ayan nga, nag-pass forward ako pero hindi naman talaga klarong-klaro sa video. So, ang tanga-tanga ko talaga. So, ayun na nga. Nag-decision talaga ako sa buhay kung paano ko ta siya susuotin. Pero nalilito talaga ako kung paano ko siya style, girl. Kasi napaka-ano lang niya, boring. Pero makikita natin yan mamaya. So, let me show you. Ay, wait lang pala. So, inikot-ikot ko na lang tong sa likod na to para naman magkaroon yung style niya sa likod. Kasi boring lang talaga siya. Pero I don't know kung may impasay siya pag susuotin na lang yung crop jacket na yon. So, parang ganito siya, di ba? You see that? You see that? Parang butterfly na walang pakpak, girl! Oh my gosh, ang hirap palang mag-decision sa buhay, no? Pag andun ka na sa actual na pangyayari. So, ayan. Ewan ko talaga kung ano yung magiging resulta nito. So, akala ko tapos na ako, pero ang tagal naman matapos ng video na to. So, ayan na nga. Ayan na talaga. Tapos na talaga siya. Siyempre, ipi-place ko na yung crop jacket ko dito. And I don't know kung ma-appreciate niyo siya, pero look at that, girl! So, ipatry na natin lahat. Channel ha, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may mga bagong uploads tayo na video kasi every week po ko gumagawa ng mga DIY tutorials. Sayang nga lang hindi ko po nagawa ng tutorial itong sinuot ko ngayon. Ayan, di ba? Sayang, di ko siya nagawa ng tutorial, pero next time pag may ano tayo, ang tawag yan, pag nakabisado ko na to kasi parang may ano siya eh. So, padded na kasi siya, gano'n, o, diba? Oh, may paglalagyan, may kakapitan yun, guys. So, sayang, di ko siya nagawa ng tutorial today. Pero, bongga siya. Ito, isa din sa mga ginawa ko. May, ano siya eh, may pair na skirt. Ano ba? Hindi ko makita. So, ayun, kayo na yung mag-adjust, diba? So, ayun, next time na lang, pag na-master ko na itong design na to. Kasi fixed size. As in fixed size, tas may pa zipper dyan. So, ayun. Wala na, out of topic na. So, ayun nga, kung ano, kung bago ko pala sa akin channel, di ba, mag-subscribe ka, tapos yun na yun. So, I hope aabangan nyo po sa akin next video. I hope din may mga natutunan kayo this day. So, that's all for today. So, have a good day, God bless, and bye! See you on my next video!